17 warship ng China na ang nasa West Philippine Sea. Base ito sa huling datos mula sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon sa report ng Philippine Coast Guard, noong September 26, binuntutan ng Chinese Coast Guard vessel ang dalawang barko ng BFAR sa may Pag-asa Island. Nitong September 27, sa may Hasa-Hasa o Hapmun Shoal naman, isang Chinese missile boat at isa pang warship ang naiulat na humabol sa dalawang barko ng BFAR na magdadala ng supply sa mga mangingisda. Naulit ang pambubuli ng China noong September 29 nang ikutan ng isang Chinese helicopter ang barko ng BFAR at maging ang bangka ng mga mangingisda na hahatiran nila ng ayuda. Ayon kay Commodore J. Tariela ng PCG na hindi lang para sa ating soberenya ang laban sa West Philippine Sea, kundi para sa lahat ang tahasang pagbaliwala ng China sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Kapag hinayaan natin ng China, mababaliwala ang pundasyon ng international laws, lalo't kaya itong suwayin ng bullies katulad ng China. Paalala ni Maritime Law Expert at Professor J. Batong Bakal, hindi naman gyera ang nais ng China sa mas lumalalang pambubuli nito. Paraan nila ito para isuko ng Pilipinas ang karagatang sakop ng teritoryo natin sa China. Hindi naman tayo gigirahin ng China, sa tingin ko, no? Dahil mas malaking problema ang idudulot sa sarili niyo pag ginawa niya yan. Mm-hmm. So sa ngayon, ito ay intimidation at pananakot. So hindi talaga tayo dapat sumuko dyan. So, sir, palagay niyo po ba enough yung ginagawa ng gobyerno para manatili tayo yung presensya natin sa West Philippine Sea? Siyempre, mas maganda kung mas marami tayo mga barko at aeroplano, no? Pero given na yan, hindi tayo dapat mag-blink. Kailangan pakita natin na maninindigan talaga tayo. Kung gigirahin nila tayo dahil doon, na wala naman tayong ginagawa, malalaman naman ang buong mundo kung sino may kasalanan doon. Dapat siya na ngayon ang mag-iingat kung ano magiging backlash nun, no? Pag ginawa niya yun sa atin. Sa kabila ng mas tumitinding harassment sa karagatan o himpapawid sa West Philippine Sea, determinado pa rin ang gobyerno na protektahan ito. Nakikita rin umano ang malawak na suporta ng international community sa laban ng Pilipinas dito. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.